Coba sige, ingay. Sa mga ano, driver ng Tagapateros, sa Matres. Anong tuda to? Antuda. Watoda. Buhay Delivery po, magdi-deliver kami ngayon habang maghahanap ng kakaibang kwento para sa inyo. Tara, samahan nyo kami para malaman nyo ang buong kwento. Espesyal na naman ang araw namin ngayon dahil nakausap namin ang 17 years old pa lang, nagda-drive na hanggang ngayon. Kaya dyan lang kayo, samahan nyo kami para malaman nyo ang buong kwento. Ituan mo nga kami kung ano ang buhay ng tricycle driver. Atin naman ang buhay po ng tricycle driver. Sa ngayon po, pandemic, medyo mahirap po. Mahirap. Medyo pa paano kumikita. Pero para sa mga may pamilya, hirap talaga. Kaya ako, kamot wala akong pamilya. Okay lang. Kasi ano lang ako eh, wala naman din akong ginagastusan. Sarili lang. Ayun, chicks, meron. Wala. Okay, yung motor sarili mo? Hindi po, laging ilabas lang po. Laging ilabas. Ilang taon na ginagawa ito? Ano, bali 25 years. 25 years? Ilang taon ka nun? Nag-umpisa ka? Ano, 42 na ako ngayon eh. So, 42? 17 ka. So, hindi ka pa pwede mag-trabaho nun, di ba? Nagda-drive ka na. Kumbaga, kumikita ka na. Ang sipag mo. Kasi iba, hindi, tatambay pa yun eh, di ba? Kasi ano, para sa akin, ayoko nung sa maghapon, wala kang gagawin ba? Oo. Ito kasi may kumikilos ako eh, kinikilos ko ang katawan ko. Maganda yung kinikilos mo ang katawan mo na kumikita ka. Kasi ano, kinikilos mo na... Pero, may nagkapamilya ka? May pamilya ka? Nahiwalay lang ako sa... Nahiwalay. Ngayon, binata. Okay. Kwentuhan mo nga kami kung paano yung sitwasyon ng isang tricycle driver. Kung paano kumikita, kayang bang mag-minimum ang isang tricycle driver, may swerte ba, papapat? Ano lang, diskarte lang po sana sa biyahe. Kasi minsan may hina, halos araw-araw, talagang may hina biyahe. May hina. Pero paano yan? Kasi may hinahabol kang boundary. Kaya naman. Kahit na ganito ang sitwasyon ngayon. Nakapag-boundary naman ako. Ako boundary. Pero dati? Mas malakas dati kasi may estudyante eh. Ngayon walang estudyante. So kung mayroon kang pamilya, paano lang gagawin? Ano? Ay, makasama ko kasi may pamilya. Ano? Nakakaano naman sila. Nakaka-swerte rin sa... Swerte-swerte din. Nakakaano naman sila sa maghapon nila. Pero mayroon bang sikreto sa pagiging isang... tricycle driver? Ano lang, sipag lang, sipag at tiyaga. Pero may iba, may iba tayo. Sabi nila pag tricycle driver daw, sweet lover. Totoo ba yun? Hindi ko alam, sabi nila yun. hindi totoo yun. Ewan sa kanila. Munsing, ibento mo nga sa amin kung paano diskarte o mayroon sikreto dito sa pagmamaniho. Basta ako, pag bumibiyahe kong tricycle, maaga ako bumibiyahe kasi tricycle yun eh, mga... alas 6 ng umaga, tapos gagaray na ako ng alas 5 o alas 6 ng hapon, kumikita na ako yun. Kumikita ka na. Magkano isang araw? Ang boundary ko dito, 150. Tapos gasolina ko, 120. Tapos kumikita ako ng mga 300, 400. So kung may pamilya ka at nagre-renta ka, purong kahirapan yun. Hindi, yung sa, labas na yung 300 na kita ko. Sarili mo na yun? Oo, sarili mo na yun. Labas na yung 150. Boundary tsaka yung money. Malinis na yun. Talundan na. Yung bang kita na yun, sapat na ba yun sa isang tulad natin? Kunyari, may pamilya tayo. Sa mga may pamilya, ano? Sapat na rin. Depende na lang. Pang ano lang, pang araw-araw nilang pang gasto. Sa akin, kamot wala, ipon lang ipon. Napupunta, napapasuga. Kasi uso ngayon yung online sabon ngayon, di ba? Nag-online sabon nga kasi naman ngayon. Yung sabon punta, yung para sa akin ha. Kasi wala naman kasi akong... kasi wala ka pamilya. Pero pag may pamilya ka, samahan mo pa ng ganun, iyari na. Mayroon bang sikreto dito sa pagiging driver nito na ikita ka ng malaki?
lang, sipag lang talaga. Sipag lang, tiyaga lang. Tiyaga lang. Kasi pag tatamad-tamad ka, wala ka talaga, hindi ka talaga kakikita. Sipag lang talaga. Eh, Munching, ano yung pwede mong maibigay na tips sa tagal mo na sa mga driver din na... Kasi ikaw, 16 pa lang, pumasok mo sa ganito. Anong maibibigay mo sa kanila na tips na pwede nilang gayahin sa'yo? Ano lang, yung... Sana, pag bibiyahin sila ng tricycle, ano lang, yun nga, sipag lang, saka ano, huwag lang nilang haluan ng ano, mga kalokohan. Oh. Ano lang, hanap buhay lang talaga. Hanap buhay lang. Hanap buhay lang. Kaya. Lalo sa mga may pamilya, di ba? Oh. Hanap buhay talaga dapat. Oh. Kasi kung magluluko ako, may lahat talaga mangyayari. Sa hina ngayon? Oh. Eh, kagaya ko, tulad ko, ano, wala naman ang pamilya, kaso napapasugal, kumikita, napapasugal. Natatalo, bisan, ano boundary? Ayun. Yung ginaano. Yun ang problema. Ah. Pagka, pero kung tutusin, kaya, ay, naman. Ano yung pinakamalupit mo na sikreto na mula ng 17 years old ka, ano yung pinaghugutan mo ng lakas ng loob? Bakit hanggang ngayon nandito ka pa? Nagdadrive ka pa din? At hindi sa'yo ito naririntahan. Kumbaga, binaboundary mo. Kasi nga, nagsisisi nga rin ako sana yung una ko pang biyahe ng tricycle, sana nakapag-ipon na ako, ano ka, nakakuha na ako bulugan na tricycle, hindi ko nagawa yun eh. Bakit hindi nangyari yun? Kasi may hina ako sa ganun eh, sa may, ano yun, may parang may hirong kang, kasi responsibilidad mo na yun eh, pag kumuha ka ng motor eh, bulugan mo na yun eh. At least kung kas, di ba? Pero mayroon ka bang isang bagay man lang na pinagsisisihan sa mga nagawa mo? Bakit hanggang ngayon yung motor hindi sa'yo? Kaya naman. Kasi mas gusto ko yung nakikibiyahe ko kaysa sa ano. Mas madali. Wala kang problema. Kasi pag once na nasira yung motor, sa may-ari, gastos sa may-ari. Ako, driver lang. Boundary lang. Pero, sa tagal mo dito, ano yung pinakamalupit na halip mo sa buhay na ikaw lang nakakalam mo? Na lumalakas ka dahil din na nagagawa mo araw-araw yon, nagmamaniyo ka, gigising ka ng maaga, ano yung bagay na nagpapalakas sa'yo? Ano lang, yung basta, kasi ano ako eh, pag ako walang ginagawa sa mag-apot, parang aburido ko. Kasi may taong tamad talaga eh, di ba? May taong tamad talaga, halos ayaw kumilos eh, di ba? Ako, gusto ko kumikilos ako. Mas gusto kong kumikilos ako na kumikita. Kasi yung kumikilos ka na, hindi ka naman kumikita, di ba? E di doon ako sa kumikita, di ba? Pero di ba, simple, pag tricycle driver ka, minsan may naiwan sa ko, may yung nangyari yan, na nangyari. Oo. Oh. Nabalik ko. Nabalik. Kasi dati na may napulit naman ako sa kalsada. Oo. Kaso pulis yung may-ari. Oo. E di, may-ari siya, nakaroon na, naka-block. May ID. May block siya, nakaroon siya, may pinkod. Oo. Binabuksan ko. Doon nakakita sa video niya, pulis niya kasi may expiring eh. Eh pero meron siya ng Facebook. Sinlist namin yung Facebook, kaya pumunta rito. Pero sabi niya sa iba, chamba na yun. Ha? Chamba sa iba yun, di ba? Hindi naman. Hindi naman lahat ng driver. Kasi ikaw, hindi, meron na lang. Meron hindi nagsasole, meron nagsasole. Tulad sa inyo, siyempre, likas sa inyo na mayroon malambot yung loob, no? Kaya ginawa mo yun. Kasi kung iba yun, hindi na. Di ba? Saka ano, takot ako sa ano, yung balik ba? Parang karma. Karma. Pag gumawa ka yan, pag gumawa kasi na hindi maganda, sigurado may ano yun, may balik sa buhay mo yun, mas malupit pa yun. Oo, may balupit. Eh, kung kumikita ka naman ng maayos, komportable ka naman sa kita mo, ba't ka pa gagawa ng ganito? Gumabant ka na lang pareho. Oo. Eh, di kumarehas na lang, di ba? Ano yung pinaka... Kumikita naman ako sa legal na trabaho. Sabi nila, pag driver, sweet lover. Sabi nila, pag driver, sweet lover, ano yung pinakasikrito mo dun? Wala naman akong lover. Wala tayong lover. Ano tayo, yung torpe eh. May yayin tayo sa ganyang bagay eh. Sikrito na lang na pwede mong ibigay na ikaw, 17 years old, 42 ka na ngayon, dalawang beses na ako nag-interview ng kaedad ko.
Siguro ito baka mag-viral kasi kay dati kita yun. Hindi, joke. Hindi. Ano yung maibigay mo sa tagal ng pagmamaniho mo dito? Ano yung sikreto na nagawa mo, mga nangyari sa iyo? Bakit hanggang ngayon patuloy na nandito ka pa rin? Kasi eto na mo para sa akin eh, sa akin ah. Kasi hindi naman nabubuhay lagi kung may nagta-tricycle eh. Oo. Kasi ano yung sikreto ko ah? Tatuloy ko na yung sikreto ko. Ako yung driver na walang lisensya, kaya yung pagdadrive ko, hindi pang matagalan. Pag mas na sinayawan ako ng may-ari ng motor, kasi nahuli ko, wala akong lisensya, kasi tanggal ako, diba? Kaya ang labang ko dito sa tricycle, pag mas na nahuli, kasi wala akong lisensya eh. Pag na-impound ako, pag nahuli ko, impound to, gastos. Paano nangyari? Buti yung mabait yung may-ari, pumapayag na i-drive mo to. Kasi ang ano ko sa kanila, pag mas na nahuli ko, tapos na-impound, ako tumutubot ako gumagastos. Tutubusin mo. Kaya yung biyahe ko, iniipong ko, naglalaan ako, naglalaan ako ng pera para punta ka sakali. Eto, katunayan, kahuhuli ko lang kahapon. Eh bakit hindi ka kumuha ng lisensya? Kahuli ko lang kahapon yan, oh. Tumubos ako 2,000. Bakit hindi ka... Bakit hindi ka nagkumuha ng lisensya? Ayun nga, ayun din ang isang thesis niya. Hindi ako kumuha noon ng lisensya. Kaya ngayon kasi mahal na eh. Mahal ba kayo? Mahal na. Tumaas. Maabot na ng ano. Kasi student, bawa ko muna student, 350. Kailangan mo ng driving pa. And driving ano nasa... Ay, magkano ba yung driving ano? Schooling? Schooling driving, magkano? 2,800. Tapos yung, meron pang hinahanap eh. Kaya umaabot ng student, aabot ng mga 5,000, 7,000. Student pa lang yun, ha? Oo. Iba pala doon kasi pag... ano, mura, para 300 lang yata. No, noon, wala pang ano, wala hindi ka hahanapan ng driving ano, schooling driving, hindi ka hahanapan. Mm. Kaya student lang, ayun ang babayaran mo dati. Yun. Kaya yan ha, sa mga ano diyan, bala kumuha ng driver's license. Ngayon kumuha na kayo dahil mahal na ngayon, pero darating yung araw baka mas magmahal pa, di ba? Yun. Yun lang yung pinagsisihan niya. Hindi lang kayo nakapundar ng motor, hindi nakakuha ng license, yun lang. Kasi ano, wala naman kasi hindi sa buhay. Kasi sa amin naman kasi may trabaho naman kasi kapatid ko, may trabaho pamangin ko, kaya sila rin ang gumagastos sa bahay. Itong kita ko, para sa akin. Sa sarili lang, talaga. Kaya hindi rin nila ako na ano, ni ano sa amin yung... O, tumulong ka dito, ito. Hindi ka pero, gumagastos ako sa amin, bigas, sagot ko, bigas. Kaya lang binibili ko sa amin, bigas. Bibili ako ka lahat yung kapagbigas. Ano na lang yung... Ayun na lang ang tulong ko sa amin. Yung tulong mo, yung parte mo na ginagawa ka lang. Baka kasi sabihin, kumikita ako, hindi ba lang ako tumulong. Hindi bumigay, di ba? Parang... Hindi naman nila ako hinihinga ng pera. Baga ako na nagkukusang. Magbigay. Ito lang maitulong sa amin, bigas. Ito na lang. Ano na lang yung magbibigay mo na payo sa mga tao, sa mga driver na tulad mo, na mga street lover din, kagaya mo, ano kung magbibigay mong payo sa kanila? Payo ko sa mga driver, sana, pag nag-drive kayo, ano lang talaga, yung drive lang talaga ng ano, yung huwag nyo lang haluan ng kalokohan para, kasi pag was na hinaluan yung kalokohan, tapos may pamilya kayo, kawawa pamilya nila, di ba? Hindi, dapat, hanap buhay. Ayun ah. Wala nang ano, kalokohan daw, hanap buhay na lang yung aso ko. Kumakal na. Ayun, Munching, thank you ah. Oh, shoutout ako. Okay, shoutout na pala sa kaibigan ko, si Regan. Yeah. Saka sa mga tropo ko rito, pare, shoutout. Oh, shoutout. Okay, thank you.